pabayan natin tuloy-tuloy na lumalaban maski na martial law ang deklara ni Duterte. Mabuhay ang sabayan ng Pilipino. Mabuhay! Mga kasama, mukhang maraming katanungan ang nasa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Paano nakalusot sa Marawi City ang 100 ISIS o yung maute na hindi man lang napansin ng mga pulis at maging ng mga militar? Napakalaking katanungan ito. Samantalang ilang araw na ginuno ni Miss Suare ang Zamboanga City, hindi pa nagdeklara ng martial law. Hindi ba katataka yan? At sa lahat ng lugar sa Mindanao na kung saan hindi lang yung maute ang malakas, mas malakas sa malaking bahagi ng Mindanao ang New People's Army. At yan mismo ang dahilan ng deklarasyon ng martial law ng gobyerno ni Duterte sa pamamagitan ng sulsol ng mga pangunahing mga tauhang militar ng imperialistang Estados Unidos sa ating bansa. Hindi may tatanggi ang papel ng CIA nila Roxana, Anyo at iba pang mga militar na nasa gobyerno ni Duterte. Ng martial law doon sa aming Mindanao ay isa rin po ako o kami ay tumutudol sa martial law na yan dahil sa mga karanasan na dinanas namin noong si Marcos. Kung ano ang nangyari sa mga pamilya namin o buong Mindanao, ang lolo ko, kapatid ng lolo ko mismo, ay pinatay na paramilitar na walang kalaban-laban na siya ay nakatayo na pupunta sa palengke ay pinagbabaril nila. Kung hindi nyo alam mga kasama, pati mga kababaihan doon ay talagang nakaranas ng kahirapan sa ginagawa ng batas militar na yan. Dahil yung mga estudyante ay ginugunting po yung mga uniforme ng mga kababaihan hanggang sa makita yung katawan nila. Yun po ang batas militar. Kaya kung si Duterte ay magdideklara doon sa martial law, ay wala po pinagkaiba sa ginagawa ni Marcos noong siya ay pangulo sa Pilipinas. Kaya kami po ay nananawagan na huwag ituloy ni Presidente Duterte ang martial law na yan. Never again! Never again! Gobyerno ng Amerika! The government of the USA! Kasama ng manggagawa sa pagtataguyod ng tunay na unionismo. Buhay manggagawa!